Hello and welcome sa Gian Digital World, and ang topic natin ngayon is Excel tutorial. So please subscribe if you are new to this channel, and please don't forget to click the notification bell. Thank you! Hello and welcome back to this video. Ang pag-usapan natin is Excel, pero pag-usapan muna natin yung sa dashboard niya, yung basic muna, since for the sake of the other na baka hindi nga nila alam, kaya sige, umpisahan na natin. First is dito, yung zoom in, zoom out. Ito, zoom in, zoom out niya. Ayan. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Okay. And then, ito yung sheet. Sheet number 1, sheet number 2. Pwede ka mag-add pa ng ibang sheet by clicking only this button. And then, dito, sa banda dito, ribbon to. Ang tawag dito is ribbon. Ito yung mga pangalan ng ano nila. Kunwari ito, home. Nandito yung command niya ng home. Yung insert. Nandito yung mga command ng insert. Yan. Ngayon, dito sa pag pinag-usapan natin is letra. Ibig sabihin column. Kunwari ito, column to ni letter A, column to ni letter B, column ito ni letter C. Ngayon, pag number ang pinag-usapan natin is row ang tawag. Ito, row number 1, row number 2, row number 3. Ngayon, para malaman natin yung pangalan ng cell, ay i-click lang natin yung, kung kunwari dito, cell. Since number 4 siya at letter E, ang pangalan niyan is E4. Nandito, oh. Nandito. Nakalagay dito, E4. Yun yung pangalan ng cell. May dito naman, sa kabila dito, pwede mong itago itong mga command. Ito yung ribbon. Ito, dito. Dito natin pwede itago. Ayan. Pag niklik natin yan, yan. Liliit siya. Pwede natin ipakita pag show tabs. Yan. And then, piliin natin yung ito. Ito. Para mapakita niya ito at saka yung mga command niya. Pag ito naman show tabs, mapapakita itong nandito pero hindi makikita yung command unless ni-click mo siya. Okay? Ito naman yung sa easy access. Kunwari, may ipaprint ka pero ayaw mo pa i-print. Gusto mo siya ito. Print preview. Ayan, click natin. Yan, yung print preview mo daw. Pero since wala pa tayong nilagay, kaya wala muna siyang pinakita. Ngayon, dito naman yung pag ipoprint mo na siya. Quick print. Ito naman yung sa spelling. Ngayon, kung gusto mo mag-add dito ng mga quick access dito sa arrow na to, pwede ka maglagay dyan. Ayan. New, open, email, ayan. Kung saan yung gusto mo na ilagay dito para dito sa quick access, yung mostly na ginagamit mo para isang click mo lang, nandun na siya. Yan yung sa quick access. Ngayon, pag-usapan natin, ito yung sa file is, ang tawag dyan is backstage view. Ayan. Pag niklik mo yan, yan yung nandyan, backstage view. Ito, sa new, pag mag-open ka ng bagong file ng Excel, kunwari yan. Ngayon, may mga template na kasi ang ano ng Excel. So, kunwari mag-open ka ng ibang, kunwari mag-open ka ng may template na ito, kunwari ito, calendar. Pag ni-open mo yan, mayroon na siyang template. Ibig sabihin, mayroon na siyang, ano, mayroon na siyang, ayan. Yan yung itsura niya. So, i-edit mo na lang siya. O, ba? Diba? So, hindi ka na nahirapan. Pwede kang gumawa na, ano, papalitan mo lang yung mga date. Yan, i-zoom. Yan. Yan yung itsura niya. Yan, o. Okay, February. So, anong tawag ulit dito sa banda dito sa baba? Sheets. Yan. Okay. So, balik tayo sa backstage. New.
open, yung mag-open ka, pwede kang mag-open ng mga recent na file mo. Pwede kang mag-open ng recent na mga file mo or mag-browse dun sa computer mo. Save. Yung isi-save mo, kunwari isi-save mo, pag na-save mo na siya, pero since first pa natin na ginawa, save as muna tayo. Then, pag natapos mo na siya or pag in-edit mo na siya, then isi-save mo lang. Then, dito yung print. Okay. Yan yung mostly na ginagamit yung sa backstage na yan. Okay. So, pag-usapan naman natin ngayon is how to delete content at saka yung column. And paano mag-copy and mag-transfer. Kunwari ito, kung napansin nyo sila, number 5 at saka si number 10 is magkaparehas. Ngayon, yung iba sa atin ang ginagawa pa, i-delete ito, tapos kukopyahin pa to isa-isa para tumaas siya doon. Ngayon, para ma-delete natin yung content, kunwari ito, click natin dito sa row, then i-delete natin yung content, punta tayo dito sa clear, then clear content. Ayun, nawala siya. Ngayon, hala, paano natin to itataas? Ano yun? I-copy pa natin, and then pupunta na naman tayo dito, then i-paste natin. Sa tingin nyo, mostly yun yung ginagawa sa ng iba sa atin. Kahit ako din noon, yun ang ginagawa ko. Pero pwede pala natin gawin yun ng mas madali. I-click lang natin yung number 10 and then delete. Ito oh. Delete. Ayun. Dinelete niya yung call, yung row. At tumaas yung mga nasa ibaba. Pero nag-adjust yung number. So, hindi mo na siya kailangan i-copy and paste. Diba? Ngayon, balik natin ha. Ngayon, ibalik natin. Ngayon, kunwari, dito, may nakalimutan kayong isingit na isa. Hala, ano yun? I-copy mo to, tapos ibababa mo para makasingit din dun sa isa. So, ang gagawin natin, i-click natin kung saan natin gusto mag-insert ng grow. Then, i-click natin itong insert. Ayun. O, diba? So, nag-open siya ng panibagong row. So, pwede mo nang isingit yung mga gusto mong isingit dyan. Yung kahit ano. Yung mahirap na pero pinipilit pa rin isingit. O, diba? Nagkaroon siya ng space. Oh. Buti pa ito nagbibigay ng space, ano? Marami sa atin kailangan natin ng space, hindi lang si ano. Oh, 'di ba? Nagbigay siya ng space, siya yung nag-adjust, 'di ba? So, after niyan, pwede na tayong mag-insert diyan, oh. 'Yan, pwede na tayong maglagay diyan. Sales, invest kunwari ito. So, pwede na tayo maglagay dyan ng ano. Jihan. Yan. O, diba? So, hindi na natin yan i-copy-paste para bumabaad para mag-insert ng panibagong ano, panibagong nakaligtaan na ano. Ngayon, para mag-copy na naman tayo, kunwari, ito, X dito, lalagyan mo dito ng mga XXX din. Yung iba sa atin, ganito yung ginagawa. XXXX. O, diba? So, pero, pwede naman pala na i-copy-paste natin yan. Ito, o. Na idadrag lang natin. Yan. O, diba? Or, pwede rin yung usually na kadalasan pa. O, diba? Yung pwede rin pala na ano natin to din, control C, then i-copy natin dito. Yon, pwede pala yun, diba? Okay, paano naman kung ito is ito transfer ko dito. Pwede rin na ito
Control X, then ilagay mo dito. Yan, Control V. Pwede rin na select, then cut, then paste. Yan, o diba? At pwede din na kunwari i-transfer mo din siya, select, then ito, mapapansin niyo yung arrow ng mouse ko nag-iiba. Then ayan. Uy, iba yung na. Ayan. Oh, ayun, napunta na siya doon. Oh, di ba? Ngayon, kung napansin niyo ito, part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6, 7. Paano yung iba sa atin kadalasan ginagawa? Page 4, page 5. Pero pwede naman pala na mas madali. Ito oh. Itutok lang natin yung mouse natin dito sa gilid niya, yung may square na green na maliit, then mag-iiba yung mouse natin, then i-drag lang natin dyan. Ayun, nagka part 4, 5, 6, 7, 8 na siya. Diba? So, pwede din dito sa 5, part 5, ibaba natin. Tingnan natin ano mangyayari. Ayun, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, diba? Ang ganda. Pwede lang pala na drag and drop lang. Ano? Okay. Ngayon, pag-usapan na naman natin kanina ang ano natin is paano mag-insert dito ng row. Paano mag-insert ng row yung dito sa insert. Yan, ganyan. Pag may nakalimutan kayo or paano mag-delete pag may kaparehas or mali. Ngayon, pag-usapan na naman natin paano mag-insert ng column dito. Kunwari, ito, si phone at saka si email address, may kailangan pa pala akong ipasok dito. Kunwari, fax number, ganyan. Pag gusto mong maglagay dito ng isang blanko or may nakalimutan ka, click mo lang yung, kunwari ito, click natin yung letter D, then insert. Ayun. Yan. So, itong letter D na to, blanko to. Itong nakikita nyo dito, ito, kadugtong ito ng letter C. So, itong letter D ay blanko. Nakita nyo? Blanko. Okay. Subukan natin maglagay dito sa letter B. Yan. Yan. Ayun. Mas malinaw na. Yan. Kasi walang, hindi mahaba yung dito sa, ano, hindi mahaba. Ngayon, paano na nagkamali ako, dito ko pala dapat siya ilalagay sa phone at saka sa email address sa pagitan nila, sa gitna, between phone and email addresses. So, ganito, select natin to lahat ito. Oops. Yan. Select, cut, then, select natin si letter F. Yan. Then, insert. Ayun. Napunta siya dito sa gitna ng phone at saka email. Wala na siya doon. Diba? So, yung iba kasi, ang ginagawa is, tatanggal itong email address, ikakopy doon sa kabila, tapos i-blanko yung dito, tapos mag-insert na naman, diba? So, madali lang pala. Ngayon, pag-usapan na naman natin, paano kung ito pagkahaba-haba pala ng data mo, ng sheet mo, dito sa, dito, kumbaga hanggang letter Z ito, tapos ito hanggang 200. Ngayon, may gusto kang makita dyan sa ano na yan, may gusto kang makita, pero
yung iba ayaw mong, kunwari, gusto mo makita si letter A at saka si letter Z lang. Ngayon, pag gusto mo siya makita, pag nakita mo si letter A, magsascroll ka pa talaga papunta ng kanan para makita lang si letter Z, or magbababa ka papunta sa 200 para lang makita mo si 200. Ngayon, pwede naman pala na makita mo si letter A at saka si letter Z na magkatabi lang. Ganito yun. Kunwari, ang isipin natin si letter F ay ang ating letter Z. Ngayon, i-select natin si letter B hanggang kay letter E, then hide. Ayun. Nagtabi si letter A at saka si letter F. Diba? So, pwede natin yun gawin kay letter, kumbaga hanggang sa letter Z. Kung si letter Z yung gusto natin makita, itago lang natin si from letter B hanggang hanggang letter X, Y. Y. Nakalimutan ko mag ABCD tuloy. Magpaturo kaya ako sa ano. Ngayon, para naman mabalik siya sa dati, kasi, don't worry, hindi naman nawala yung file na tinago mo dyan eh. Para lumabas siya, select mo yung from between niya. Kumbaga, from letter A hanggang, kunwari ito, letter A hanggang letter B, or letter A hanggang letter Z, select mo siya, then unhide. Ayun, diba? Okay. Ngayon, paano naman kung itong customer contact list, gusto ko siya ilagay sa gitna. Saan ko kayo lalagay? Sa letter C or sa kay letter D? Or customer dito, tapos contact dito sa letter D. Pero may ibang paraan naman pala. Pwede natin itong i-select. Ito. Pwede natin ito i-select hanggang letter V. Then, merge and center. Ayun, pumunta siya sa gitna. O, diba? Ngayon, kung mapapansin nyo, dito kay letter B, itong billing address, mahaba to. Kunwari ito, 1407. Ito, mahaba to. Mapabasa mo lang siya pag niklik mo siya ng dalawang beses. Ayun, lalabas yung ano, lalabas yung kadugtong niya. Pero, paano pag, kung mapapansin natin itong si billing address, ito, mahaba to. Pero hindi natin mababasa yan. Unless niklik mo na dalawang beses, saka lalabas yung kadugtong niya. Kasi natatakpan siya dahil hindi mahaba ito. Ngayon, para mailabas natin siya, kailangan pa natin talaga mag-click ng dalawang beses, di ba? Pero, pwede naman pala natin siya ipagkasya sa ganyang anggulo. Ang gawin natin, select natin, then, wrap text. Oops, saglit, nakapit tuloy. Sige, ulitin natin ha. I-select natin, then, wrap text. Ayun, nagkasya siya. O, di ba? So, nag-adjust siya pababa. Di ba? So, ayan, kompleto na yung ano, kompleto na yung nakasulat dito. Hindi na natin kailangan mag-click pa ng dalawang beses. Di ba? Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin is calculation. Okay. Dito sa Excel, of course, division. Division. Multiplication. Tama ba yung spelling mo ng multiplication? Addition. Of course, minus, then equal. Yan. Okay. So subukan natin tong pag ano-anohin. Ngayon, siyempre kay Excel kasi aside from nag-encode din tayo sa kanya, pwede naman pala tayong mag-add. Ngayon, kunwari ito ha. Ito si ano, ito, kunwari, may carnitas daw na ang price is $2.29 at quantity niya is 20. So, 2.29
$29 times 20. So, i-blank ko natin to. Yan. Ang formula niyan is equal select, then enter. Yun, tumabas. Ngayon, para makalculate din natin to, hindi na natin kailangan gawin kung ano yung ginawa natin dito sa number 3. Ang gawin lang natin is pwede natin to i-drag. Ayun, no? Susunod siya kung paano natin ginawa ito. No, di ba? Kaya kung marami yung kukuwentahin mo, kunwari ito, di ba, number 3, number 4, number 5, kung hanggang 200 yan, i-calculate mo lang yung number 1, then i-drag mo pababa, susunod siya kung paano mo ginawa yung sa pinakaumpisa. O, di ba? Madali lang. Ang laking tulong ni Excel. Okay. Ngayon, para makount na naman natin ito. Ang gawin natin dito sa total, equal, select, then plus, select, equal. Ayun. Ngayon, paano kung hanggang 200 to? Edi ang gagawin natin is select, plus. May madali naman paraan yan. Kunwari, ito. Try natin. Tanggalin natin to. May madali naman palang paraan. Kunwari, ito. I-select natin to lahat. Ito. Select natin lahat hanggang dito sa total na to, then auto sum. Ayun. Tumabas yung ano niya. So hindi na natin kailangan isa-isahin 'yan pag add-in kung marami sila, 'di ba? Okay. Ngayon, kung mapapansin niyo, kunwari, uy, na-total ko na to. Tapos ito, iba pala, mali pala yung quantity na lalagay ko dito. Itong 30 is ano lang pala. 10. Subukan natin ha, palitan natin. 10. Ayun. O, diba? Iniba natin to, nag-iba din yung amount equals dito, yung amount dito. Tapos, nag-iba din dito. O, diba? Ang galing. So, hindi mo na kailangan, pag may mali ka, hindi mo na kailangan na ulitin na naman yung pinagdaanan mo. Diba? Uy, may hugot. Ito. Kunwari, ito, number 40. Subukan natin. Palitan natin ng kunwari 20 pala to, hindi pala 40. Tingnan natin. Ayun. O, diba? Ang galing. Buti pa si Excel nag-a-adjust sa atin, ano? Alright! So, thank you for watching this video and please don't forget to subscribe and notification bell for our upcoming videos.